hindi mapigilan ngayon na maglabas ng hinanakit dito sa kampo ni Inoue, ang Unified Super Bantamweight Champion na si Stephen Fulton. Dahil 4 linggo na lamang bago ang inaabangang mega fight ito kontra kay Inoue, ay wala pa rin itong kaalam-alam kung anong size ng ring at brand ng gloves ang gagamitin sa kanilang unification bout na gaganapin sa mismong baluarte ng Hapon sa bansang Japan. Sa mga di pa po nakakaalam, ay critical para dito kay Stephen Fulton na malaman agad ang magiging sukat ng ring na gagamitin sa kanilang laban. Dahil bilang isang technical boxer, ay kailangan nitong si Fulton ang normal na sukat ng ring upang ito ay makagalaw ng maayos. Dahil kung may kaliitan nga naman ang ring na gagamitin sa kanilang laban, ay malamang sa malamang ay ng Hapon, na kung saan ay mistulang kaduda-duda ang mga kamao nito. Kung ating maalala, sa huling naging laban nitong si Donaire kontra sa Hapon doong nakarang taon lamang, ay kapansin-pansin na hindi naman kalakasan ang mga naging patama nitong si Inoue sa unang round na nagpabaksak agad dito sa ating kababayan na si Donaire. At kalaunan ay inamin rin mismo nitong si The Filipino Flash ay hindi na raw ito nakarecover pa sa nasabing patama ng Hapon bago ito tuluyang na-knockout sa loob lamang ng 2 rounds. At mula dito ay marami tuloy ang naging spekulasyon na tila may palaman ang hand wrap nitong Hapon gaya ng Plaster of Paris na isang uri ng powder na tumitigas agad kapag ito ay nababasa ng pawis o nadidikit sa balat o maging sa mga kamay. At mula sa ating pananaliksik, ay kapansin-pansin ang malaking pinagkaiba sa hand wrap nitong si Inoue noong pinatulog nito si Donaire sa loob lamang ng 2 rounds at tila namumutok sa kapala ang mga hand wraps nito sa kamay, malayong-malayo sa naging laban nito kontra kay Butler na kung saan ito ay may natural na kapalaman. Marahil nakalusot ang tila palaman sa mga kamao ng nasabing Hapon